Sir, ano po ang inyong rekomendasyon sa school opening po, sir? Ted, nung 2 weeks ago, no, sinusuportahan natin ang pagbukas ng eskwelahan sa darating pong Agosto 24. Mm-hmm. Dahil naniniwala tayo na ang ating mga kabataan dapat pagpatuloy yung kanilang pag-aaral kung hindi uburong yung kanilang kaalaman. Pero Ted, itong sitwasyon natin ngayon kakaiba na kumpara 2 weeks ago. Ang virus po ay kumakalat. Ngayon, on the average, nasa mga 3 to 4,000 cases tayo a day. At marami sa ating mga guro natatakot lumabas at mag-distribute ng mga modules. Kung matatandaan natin ang sistema dito sa pagbubukas ng klase ay pagbibigay ng modules. Yung mga guro magbibigay ng modules o yung mga magulang ay pupunta sa eskwelahan para punin ni modules. At either way, no, magkakaroon ng interaction. Mm-hmm. Kaya ang aming rekomendasyon, dahil nga ang sitwasyon ngayon ay mas malala, ay ipagpaliban muna, ipostpone muna yung school opening hanggat humupa yung sitwasyon at bumuti ang sitwasyon at hindi malagay sa alanganin ang ating mga guro. Alright, so ibig sabihin po, hindi naman sa as in walang pasukan, i-move po lamang ito. Meron ba kayong nakikita pong more or less na timetable para ho talaga maliwanag ho, no? Ang pati yung mga dry run na ito magawa ng lahat at magpaghandaan pong pangangailangan, kasi even the module, sir, siguro baka alam niya sa mga probinsya, may problema mga teachers sa printing. Go ahead, sir. Mm-hmm. Tama ka doon, Ted. No? Sa mga reports na nakukuha namin, kasalukuyang nagpiprint pa lang, no, yung ibang mga lugar. At doon sa mga naririnig natin at nababasa natin galing sa mga eksperto, talagang kailangan ng 2 linggo bago mawala ang virus sa katawan ng isang tao. Mm-hmm. So kung ang MECQ ay nag-umpisa pa lang noong August 1, antayin natin ng 2 linggo para para mawala yan, no, sa ating katawan. So kung 2 linggo yan, by August 19, doon lang natin malalaman kung ang sitwasyon ay pumuti. So in other words, dapat maghintay, kung ako ang tatanungin, no, i-postpone muna natin ng mga ilang linggo para makita natin kung itong sitwasyon natin ay bubuti at maging ligtas para sa ating mga guro. Okay, kumbaga po muna, wala muna ng petsa talaga, obserbahan po lamang itong mga development na ito. Opo, that's well taken. Correct. Po, Senador. Sir, will you formalize your thoughts sa DepEd? Doon sa pagdinig natin ay yan po ay inungkahi po ng ilan sa ating mga senador dahil na institusyon ay malala ngayon. At ang DepEd naman ay nangako na ito ay bubuksan nila sa pagpupulong ng IATF, ito yung task force. At para po makakuha po rin sila ng direksyon at malaman rin ng mga nagdedesisyon kung ano ang sitwasyon ngayon on the ground. Kasi yung proseso kasi nitong tinatawag natin distance learning, meron talagang interaction yan ng parents at teachers natin. Mm-hmm. At dito tayo nangangamba na baka magkaroon ng hawaan at madala sa kanilang sarili-sariling tahanan. Opo. But we're talking about public school po lamang ho dito, Senador. Kasi yung po mga private school naman, no, na nakapaghanda na talagang totally po, no, walang contact. Talaga pong from home yung klase ng mga bata, yung teacher din po na andoon sa kanilang eskwelahan o saan mang lugar ho, nakapagpa-practice na ho actually ngayon, okay lang po silang mag-open, sir? Opo. Marami rin sa mga pribadong eskwelahan, lalo na yung mga may kapasidad na mag-online learning ay nag-umpisa na. No? Marami akong alam na mga bata nag-aaral na ngayon. At doon sa mga eskwelahan na kayang mag-online learning at walang interaction, pwede na silang magbukas. Opo, opo. Sige po. Sir, ano kaya ho, akin po namang naisipan na po, Senador, doon sa mga lugar ho naman na mabababa po ang kaso ng COVID, like bagamat Aurora, for example, nagkaroon sila ng ngayon, first time, may isa ho sila doon. Kaya, yung mga lugar na yung kaya, what do you think? Di kaya ho naman pwede ho na doon ho masimulan tong blended learning na mga modelo para din po nga maobserbahan din kung ano mga flaws at dapat pang i-develop o mga dapat ayusin pong problema kung meron man. What do you think? Nakipagsangguni ako sa mga gobernador at lokal na opisyalis sa mga lugar na yon. Mm-hmm. In fact, isa sa mga taong tinanong ko ay si Governor Jack Skua ng Quirino dahil mula sa pool ang Quirino walang case except last week.
No? So, sa mga gobernador natin, sila rin po ay may agam-agam dahil nga sa pagbubukas ng ekonomiya natin at maraming umuwi, ang kinakatakutan nila baka sumibol bigla no, ang virus sa kanila. Kaya ang kanilang mungkahi ay ganun rin, no, na i-postpone muna o kung magbubukas man, wag ngayon sa panahon itong mataas po ang pagkalat ng virus. Okay, sige po. So, depende rin nga din po siguro nga no, sa mga local official kasi at the end of the day, sila din po naman ang mamumroblema no, pag dumami correct po ang kaso ng COVID. Sige po. Lalo na ngayon, Ted, maraming umuwi. No, at meron tayong programa, ang pamahalaan natin, may programa na nagpapauwi po ng mga stranded na kababayan natin. At ito rin po ay naging sanhi ng mga virus cases sa kanilang mga probinsya. Kaya ang ating mga gobernador, to be conservative, ang recommendation nila, huwag muna magbukas hanggat pa humupa ang sitwasyon. Okay, sige po. Salamat po sa inyong paliwanag and we hope and pray ano hapon na maging bukas po ang DepEd dito ho sa inyong panukalang ito. Salamat, sir!